Hi brothers and sisters, this is our 27th devotional recording and I'm really excited for this week. Kasi series po itong gagawin natin in the book of Colossians, ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Colosa. At sisimulan po natin to sa first chapter. So bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Aming Ama, maraming pong salamat sa araw na ito. Kayo po ay patuloy na bibigay sa amin ng kalakasan at nagpapanatili sa amin sa iyong biyaya at habag. Dalangin po namin na patuloy kayong kumilos sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malambot at mapagpakumbabang puso na natuturuan, Panginoon, upang kami po ay lumago sa pananampalataya namin at sa pagkakilala namin sa iyo, sa iyong kabanalan. At kami rin po ay patuloy na mapabanal, Panginoon, ang iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia in the book of Colossians, chapter 1. Ito po ay epistle of Paul o sulat ni Pablo, pero ito pong sulat na ito ay kasama po si Timoteo in the process of writing. So tignan po natin kung ano pong sinasabi nito. Simulan natin sa chapter 1 verse 1. In verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and of Timothy, our brother, to God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ. Grace and peace to you from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. The faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel, that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. Doon po muna tayo magtatapos. Napaganda po ng simula ng sulat na ito ni Pablo at ni Timoteo para sa mga mananampalataya sa Colossas. Ito po ay isa pong kumbaga nagpapatatag at nagpapalakas ng loob ng mga mananampalataya sa lugar na iyon, lalo na alam naman natin ang kalagayan ng mga mananampalataya on the first century church. There are very kumbaga hard-pressed, maraming persecutions. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kung napapersecute tayo, eh sila rin po nakaranas talaga ng matinding persecution. At isa pa, eh talagang hirap din sila dahil limited pa yung kumbaga yung resources nila sa pananampalataya, sa kanilang pag-aaral, pero hindi naman sila pinagkulang ng Panginoon. Limited in a sense na hindi pa tapos maisulat ang Biblia, hindi gaya natin ngayon, nababasa natin ang Biblia from Genesis to Revelation, sila eh fragments pa lang. Pero ganun pa man, ang Panginoong Diyos ay naging tapat sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paglakad sa pagiging Kristiyano nila. At ito po ay pinakita sa salutation po ni Pablo. Nakita natin itong salutation na ito, napaka-encouraging. Sinimula ni Pablo na pinakilala niya ang sarili niya sa posisyon ng isang apostol, assuming the position that has been granted by God to commend people, to rebuke people also. Kaya kapag nakarinig ka ng commendation galing kay Pablo, it is a big deal. Bakit po? Hindi dahil special ka o hindi dahil makapangyarihan si Pablo or anuman. Pero kasi po sa panahon na ito, kilala po si Pablo bilang apostol. At kapag siya'y nagbitaw ng salita, either commendation or judgment. So big deal po itong bagay na ito. At ang sinabi po niya sa verse 1, kasama po niya si Timoteo, in-address niya ang mga taga-Colosa. Ito pong sinabi niya sa verse 2. To God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ. Yung ginamit po na Greek word dito sa pag-address ni Pablo sa mga taga-Colosa, yung faithful brothers and sisters, yung adelphos, yung word na Greek, adelphoi or adelphos, nire-refer po nito para po sa babae at lalaki. So napaka-specific po na binabanggit dito ni Pablo yung mga mananampalataya. At ano pong definition sa kanila? They are holy, banal. Pangalawa is they are faithful. Para ikay matawag na banal at ikaw ay tapat,
parang narinig natin yun sa 1 John 1:9 na ang Panginoong Diyos ay tapat at banal. It's fitting kasi hindi ito dinidefine kung ano yung kakayanan o ginawa ng mga taga-Kolosa. Ngunit pinakikita po dito yung ginawa ni Kristo Jesus. Kaya po na-excite ako dito kasi napakagandang salutation ito ng encouragement. Simula pa lang, in-encourage na sila ni Apostol Pablo that they are holy, sila ay banal, meaning they are justified. Ang katatayuan po naman na ng palataya sa Colossian Church has already been justified. Kagaya po natin. And I'm excited about this because the same justification is the justification that Christ gave to the Colossian Church is the same justification that we enjoy now. Ganon din po yung pagpapabanal sa atin ng Panginoon. Bakit po? Dahil it is the same God, the same Son of God, ang nagbayad po ng ating kasalanan. And this is something that we can rejoice about, we can be encouraged about, that we are holy in the eyes of God. Tayo pinabanal na sa paningin ng Panginoon. Sa paano pong paraan? We have been imputed with the righteousness and holiness of God, of Jesus Christ. Yung ating pong kasalanan ay naipako na kasama sa krus ng Kalbaryo nung namatay si Kristo sa krus, nalibing at muling nabuhay. And when Jesus Christ said sa kanyang huling salita, "It is finished, tetelestai," the finished work of Christ has accomplished the mission, and that is to justify us, to make us holy in the eyes of God. And the other word na ginamit is yung faithful. Faithful. Pag dinamit, nakita po natin sa Greek, yung word na faithful na ginamit dito is yung word na age. Check po natin, no? Baka ako yung magkamali. Kasi po kanina binasa ko ito, ni-review ko, pero nagsara yung aking app na strong. So para lang maging sigurado tayo, bubuksan ko po ulit yung aking application, yung Strong Concordance. Ang ginamit po na word, ay sorry po, mali nga ako. Mali yung naalala kong Greek word. Pagpasensya nyo na po. Ang word po na ginamit sa faithful na Greek is yung pistos, which is defined as trustworthy, faithful, and believing. Trustworthy, faithful, believing. Ito po yung ginamit na terminology ng katapatan ng mga taga Kolosa. This is encouraging kasi naalala po natin in John 3:16, ano pong sabi doon? "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him." Yung believing, the word na ginamit dito, no, yung pistos, eh ito po ay encouraging sa atin dahil ang sabi po, ang bunga po ng ating pananampalataya kay Kristo, ano po? "We will not perish but have an everlasting life." So the faithfulness here is not to be attributed sa mga taga-Kolosa, "Uy, ano kayo, good job kayo kasi tapat kayo." But it talks more about the faithfulness of God, the faithfulness of the promise of Jesus Christ, that whoever believes in Him will not perish, have an everlasting life. No? Makita po natin na ito po ay kaalinsunod po sa terminology na ginamit sa John 3:16, yung believing na word. Kasi ang sa English po, ang translation is whoever believes. Parang condition na kapag manampalataya ka. Pero dito po sa Greek, yung original na pagkakasulat po niya, ang ginamit pong word is yung pistuo. Pagpasensya nyo na po ulit ang Greek ko. No? I'm still studying it. Pistuo. Which is in definition, kagaya po ng pistos, yung binasa po natin kanina, is ang origin word po niya yung pistis. Ano po yun? Yung same po ng faithfulness. Definition ay believing, nananampalataya, yung faith. So grabe po, no? Ang resulta po ng pagiging tapat
yung pananampalataya natin ay meron tayong buhay na walang hanggan. It is not something that we could be proud of or we should take credit for. Ay kasi faithful ako eh. Hindi eh. Because God has granted us faith to believe. And we are believing. Continuous po yun. Kaya tayo nagiging tapat sa panangin ng Panginoon. Kaya na-commend ni Pablo ang mga taga-Coloso that they were faithful. It's because of the work of Christ. Makita po natin paano natin ito maintindihan. Tawid po tayo sa mga sumunod na verse. Ang sabi po sa verse 3, kung bakit gano'n na lang yung encouragement and commendation po ng mga ni Pablo at ni Timoteo sa mga taga-Colosa, eh gano'n din po pala kasi ang naging epekto sa kanila nung narinig nila yung pamumuhay ng mga taga-Colosa. Basahin po natin sa verse 3. We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. The faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. Bakit po pala ganun? Eh kasi po na-encourage din si Pablo, si Timoteo sa mga balitang nakarating sa kanila sa pamumuhay ng katapatan ng pananampalataya ng mga taga-Colosa. At ina-affirm lang po ni Pablo ang kanilang pananampalataya. And this is ultimately not for the credit of the Christians in Colossians, but in the finished work of Christ. Tignan po natin yung sumunod na verse. Sabi po dito sa verse 5, the faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. In the same way, verse 6, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Paano daw sila lumago ng ganun? Paano sila nag-grow in grace, nanampalataya, naging banal, naging tapat? It's because of the gospel, the death, burial, and resurrection of Christ, the saving message of the gospel. At ito po ay hindi lang isolated sa mga taga-Colosa na pwede nila ipagyabang. Ngunit sabi po ni Pablo, ito'y nangyayari sa buong mundo at natutuwa si Pablo na encourage siya na ito po yung nangyari sa mga taga-Colosa. At nagbubunga po ang halampanan ng palataya. At ang sabi po dito sa verse 7, you learned it from Epaphras, our dear fellow servant who is faithful minister of Christ on our behalf and who also told us of your love in the Spirit. Saan daw po nagmula? Ito po ay sa pamamagitan ng isang tapat na lingkod ng Panginoon, si Epaphras po. Sino po si Epaphras? Ito po ay isa sa mga naunang mga misyonaryo ng Panginoong Jesus. Ito yung isa sa mga matatapat na nagpahayag ng gospel. At hindi lang siya nagpahayag gospel. He was faithfully preaching the unadulterated gospel. At yun po ang bunga. Kapag tapat po ang pagkakapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon, lumalago po ang mananampalataya. Kapag po unadulterated ang sinishare na gospel, eh sila po, ang mga mananampalataya po ay nagbubunga po sa kanilang pananampalataya. At nakaka-bless po dahil ito nga po yung nangyari sa mga taga-Colosa. At sa ating pong pag-aaral ngayon, gusto ko lang po kayong ma-encourage. Nabuti na lang po, hindi sa ating sariling lakas kung bakit tayo natawag o matatawag na banal at tapat. Kung sino po ang Diyos na kumilos sa buhay ng mga taga-Colosas. Kung sino po yung Diyos na pinapahayag ni Epaphras at yung ebanghelyo na pinahayag ni Epaphras sa mga taga-Colosa at nagbunga ito at maging sa buong mundo ay nangalat po ang growth ng mga mananampalataya. It is the same God and the same gospel that is at work in us. So take heart, brothers and sisters. This is something not to boast about, but we must be amazed by the grace of God continually. Nabuti na lang, Panginoon, ikaw yung tapat, ikaw yung banal na nagpabanal at nagpatapat sa amin, Panginoon.
magdadala sa atin ito sa ating mga tuhod, sa pananalangin sa Panginoon, nagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat dahil hindi sa aming gawa, kundi dahil sa natapos mong gawa. At dahil sa natapos na gawa ni Kristo, it enable us to bear fruit, the fruit and the gift of the Holy Spirit, to obey the will of God, to seek God, to do the good things that God has prepared for us in advance. Yun po ang naging resulta. So mga kapatid, sa ating pong pagtatapos ng maikli nating devotion ngayon, nais kong ma-encourage ang bawat isa na tayo pinabanal ng Panginoon kagaya ng mga taga-Kolosa. Ngunit hindi po doon nagtatapos. Kailangan nating mas maintindihan kung gaano kalawak ang sakop ni Kristo, ang kanyang soberenya, ang soberenya ng Diyos, ng Triune God, ng Father, Son, and the Holy Spirit in our salvation, at kung ano ang mga benepisyo at bunga nito sa ating pananampalataya. Pero ngayon po, hanggang dito lang po muna. Excited po ako sa mga susunod nating mga araw na pag-aaralan ng Book of Colossians. Nawa, patuloy tayong magsipag sa pag-aaral at may encourage tayo that we who believe in Christ are already been justified in Christ. Hindi dahil sa sarili nating gawa. We who believe in Christ can now obey Christ, can now do the things that He has prepared for us in advance to do. So brothers and sisters, take heart and continue to strive for holiness and continue to study the Word of God. Let's all bow down and pray. Father, we thank you, Lord, sa buhay ng iyong apostol na si Pablo, Panginoon, na pinag-aaralan namin at ang mga kapatid namin sa Kolosa na ngayon ay nasa piling mo na, Panginoon, na pinag-aaral namin na kanilang mga buhay, na kung saan, Lord, nakikita namin yung katapatan, na kung paano sila naging banal, naging tapat, Panginoon, eh hindi dahil sa kanilang sariling lakas, kanilang sariling kakayanan, pero dahil, Panginoon, sa iyong tapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang dalangin namin, Panginoon, na ito pong kabanalan at katapatan, patuloy nga po naming yakapin at panghawakan at isabuhay, Panginoon. Patuloy nga naming patunayan na kami mga anak mo sa pamamagitan ng aming mga gawa, Panginoon. At huwag kaming manawa, huwag kaming mapagod, bagkus ma-excite kami everyday, Lord, to manifest your love for us, to manifest your holiness, to manifest how justified we are in your eyes, Lord God, sa pamamagitan ng mga bunga, sa pamamagitan ng aming paggawa ng kabanalan, Panginoon. We thank you. Continue to protect us, Lord, from harm and provide our needs. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, brothers and sisters. Tomorrow, nadiretso po natin ang pag-aaral natin sa Book of Colossians.